Ano bang magandang mini driving light? Natanong ng mga riders sa grupo ng mga motorcycle rider. Ano ba ang mini driving light? Dala sa MDL. Ito ay extra dilaw. Yan ba yung tsura niya? Pero marami na rin mas sa market na yan ang tsura niya. Dami ko na experience na kinabitan ng mini driving light. Nagkakatalo pa rin tayo sa liwanag ng mata kasi may mga gusto dahil ang pagka-yellow ng mini driving light, meron namang may pagka-light ang yellow ng mini driving light. Anong reason nila? Yung iba, nadidi naman sa sobrang dark ng yellow. Yung iba naman, mas gusto nila yung dark yellow. So, magkakaiba pa rin sa mata. So, ano na ang titingnan natin dyan? Yung wattage, ewan ko kung totoo yung wattage nila. Lumens at yung wire. Even, may mga nakalagay na dun sa kanila, sa box nila, kung ilang wattage, kung ilang lumens. So, yung wire. Ilang ang wires ang meron sila? Merong apat at merong tatlo at meron din dalawa. Marunong ba kayo tumingin sa wirings? Hindi. Marami sa atin ang hindi marunong tumingin ng wire. Hindi porket makapal ang wire, okay na siya. Madalas sila pa yung nagpupubos. Anong magandang mini driving light? Yung mura o yung mahal? Hindi lahat ng mura okay. Nakakailang palit ka na ng mura, hindi mo napapansin. Kung bumili ka na ng isang mahal, naging okay pa. Hindi natin namamalayan na naubusan tayo ng oras, ng panahon, nagsasayang tayo ng absent. Tapos kailangan natin magpa-install, kailangan natin paayos. Diba? Paraming mga nawawala sa paulit-ulit na gawa. Hindi lang natin napapansin. So bibili naman tayo ng mahal. Yung mahal, okay din ba ang mahal? Yan pa yun ang isa. Nasunog ang balas. May habon ba? Pahirapan ba? Ang problema dito sa mga ganito, papayag sila ng magandang warranty, tapos kukuha ngayon yung mga mekaniko o yung mga motor shop na maliliit, kukuha sa kanila. Pagdating sa kanila, i-install nila dun sa mga motor. Ang nagiging problema madalas sa mga yan ay yung balas. So, anong mangyayari? Inspectionin namin, yun ang sabi nila. Abala sa customer, abala sa mga nag-i-install. Kung wala kayong tiwala sa mga nag-i-install, huwag niyong ibigay yung warranty dun para hindi rin sila nakakaabala sa mga customer. Kasi ang customer, a-absent para dyan. Ang customer, magsasayang ng oras, magsasayang ng pera para dyan. So, hindi pala porque mahal, okay. Hindi pala porque mura, okay din. Ano ba talaga magandang mini driving light? Base sa karanasan ko, ilang taon na ako nag-install ng mga ilaw na ganyan, at kung ano-ano pa ang mga wirings, ang pinakamaganda pa rin ay yung may magandang offer pagdating sa warranty. Kasi may mga warranty na nagbibigay ng 6 months, 3 months, 1 year, 1 and a half years, 2 years. So may mga mini driving light na nag-o-offer ng gano'n. Bilang nag-i-install, nakita ko na rin kung ano yung mga problema sa mga ganyan. May warranty. Totoo yung warranty at hindi kayo pahihirapan. Yun ang maganda, mini driving light. Paano ko nasabi? Bumili ka ng mura. Bumili ka sa mga online shop na mura. Dumating sa inyo, 1 week pa lang bumigay na. 2 weeks pa lang bumigay na. 1 month pa lang bumigay na. Kadarating pa lang bumigay na. Pinaka problema mo is nasanay na yung mata mo na meron kang extra ilaw. Eh, since pumalya, siyempre, bayad ka ng pa-install, nagbayad ka para tanggalin at ipapadala ulit dun sa online na seller. So, dadalhin pa yun doon. So, maghihintay ka pa ulit. So, pag dumating na yun, order, pumunta ka ulit sa nag-install, magbabayad ka na naman. Siyempre, so pag nagbayad ka na naman, okay na naman. A-absent ka na naman para dun. Gagastos ka na naman para dun. Eh, ilang weeks lang, nasira na naman. Or ilang months lang, nasira na naman. Sa ulo, sakit sa bulsa, ubos pa oras mo. Pangalawa, pagdating naman sa mga mahal, okay, mahal ka. Maganda siguro to. Mahal eh. Kasabihin sa inyo, oo, mayroon diyang 1 year warranty. Bibigyan ka nila ng card for warranty. Problema, consistent ba? Ang problema, mabilis ba kayong kausap? Kasi mangyayari, dahil nga, ako, bilang rider din, nasanay na yung mata ko na meron akong extra ilaw. Dahil pag ginamit ko yung stock ng ilaw or yung headlight ko lang mismo, is nalalabuan na ako or nadidiliman na ako. So pagdating ko sa inyo, sinabi nyo, 1 year warranty. Pagdating sa inyo, pumalya. Tapos sasabihin nyo, iimbestigahan pa. Ang pinakakawawa kasi dyan sa lahat, yung customer at saka yung kumuhang electrician or mga motor shop. Nag-avail sila sa inyo dahil sa sinabi nyo 1 year warranty, meron pang card. Pagdating doon, in-install nung nagwa-wirings, tapos sasabihin nyo, pag nagkaroon ng problema ng ilang months, may problema doon. Eh bakit nyo kasi pinayagan na bumili yon motor shop, tapos wala kayong tiwala?
ang naaabala diyan is yung customer at saka yung nag-install ng wire or yung motorcycle shop. Tol, bakit? Hihintayin din niya kung ano magiging abiso niyo. Dahil pakamahal ng item ninyo, tapos ang tagal niyang umaksyon, ang tagal din mapalitan ng item. Naghihintay yung nag-install kasi bumili sa inyo, naghihintay din si customer ilang weeks niyo bago niyo maimbestigahan. Yun ang masaklap na katotohanan. Hindi sa mahal at hindi rin sa mura ang nagiging usapan pagdating sa ganda ng mini driving light. Ang pinakamagandang mini driving light ay yung consistent, maganda kausap, mabilis kausap. Pag sinabi niyang may warranty, may warranty. Dahil yung abalang nangyayari sa customer, nawawalan sila ng time, nawawalan sila ng pera. Yun ang katotohanan doon. Yeah.